Hello everyone! Maganda araw po sa ating lahat mga kalingap. Isang pagpalang araw na muli. Kumusta po kayo? So for today's vlog, eto, bibigyan natin ng reaction video itong upload ni Jose Andrino Vlog. No? Supportahan po natin siya mga kalingap. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa kanya, eto po yung kanyang YouTube channel. Subscribe po natin siya. So tara, simulan po natin ito. Hi mga kalinga, pa-support po ng channel ni Ma'am Gandang Emmy. Pa-subscribe po, pa-like, comment, and share po ng kanyang channel. Thank you so much. God bless. Okay, supportahan po natin. So eto na nga mga kalinga, eto, bibigyan natin ng reaction dito. Ano yung opinion natin dito sa ating napanood, no? So sa mga hindi pa po nakapanood, puntahan po natin Jose Andrino Vlog, no? Panoorin po natin yung kanyang videos. Nakakadurog ng puso mga kalingap itong ating napanood, no? Kasi iniwan sila ng kanilang mama para magtrabaho sa malayo, no? Yung kanyang anak ay tatlo, isang 12 years old, 6 years old at isang 1 year old mga kalingap. So kung isa kang ina, may iwan mo ba yung anak mo na 1 year old, no? Alagain pa po yan mga kalingap. At ang panganay is 12 year old at syempre sa kanya iniwan ng kanyang mama yung obligasyon na dapat yung mama niya ang mag-aalaga dito sa kanila, no? Doon sa maliit patay, no, mga kalingap. So napakahirap po ng kalagayan nila dahil nagpapadala daw yung mama niya pero 150 pesos. Yung 150 pesos na yun po mga kalingap eh hindi naman po yun magkakasya sa loob ng isang buwan, no? Pwedeng isang araw mo lang magastos yung 150 pesos sa diaper, sa gatas, sa pagkain po nila, mga kalingap. Saan pupunta yung 150 pesos na yun? So, eto, yung opinion ko dito is talagang masakit isipin, no, mga kalingap, na yung nanay ay nakaya niyang iwanan yung 1-year-old na anak na mga bata pa yung naiwan at wala namang kasama sa loob ng bahay na may edad na. Kasi 12 years old pa lang yung panganay, no? Mga kalingap. Kahit na 12 years old pa yan, eh hindi pa yan gaanong matured yung isip niyan, no? So parang siya yung tumatay yung nanay at tatay doon sa kanyang mga kapatid, no? So, masakit isipin na yung mama nila ay lumayo para maghanap buhay, pero hindi niya naisip na pwede siya maghanap buhay niyan sa malapit lang, no? Para maalagaan naman niya kapag uwi niya ng bahay, ay makapiling niya at makasama niya itong kanyang mga anak, no? 1 year old, mga kalingap. Ano po yan? Alagain pa po yan, no? Hindi mo yan maiiwan na mag-solo sa bahay kung walang mag-aalaga, di ba? So, yung obligasyon ng kanyang ina, iniwan ng nanay, iniwan doon sa panganay na 12 years old, di ba? So, masakit isipin, mga kalingap, na may isang nanay na kayang iwan yung 1-year-old na kailangan pang alagaan talaga, no? Okay lang sana kung mga 5 years old o 6 years old, malaki na yan, no? Pero yung ganun na edad na 1-year-old is talagang alagain pa po yan, mga kalingap. At sa gatas, sa diaper, kung 150 pesos lang yung ipapadala mo, ay talagang magugutom itong mga anak mo, no? Marami yung naawa dito sa sitwasyon nila, mga kalingap. At hopefully, mayroong mga tumulong para matulungan po sila, no? At ito pa yung masakit, no? Na sinabi ng nanay na kung tutulungan, bahala sila kung tulungan itong mga anak niya, no? Sa halip na sabihin niya magpasalamat siya na mayroong tumutulong, ay ganun pa yung kanyang sagot. Parang iba yung sagot niya, mga kalingap. So, masakit isipin na may nanay na ganyan, no? Na kayang iwan yung kanyang anak. At ito pa, sabi nga, itinanong nga ni Jose Andrino Vlog kung ito ay meron ng boyfriend o meron ng ano. Itong anak ay tumango lang. So, ibig sabihin meron, no? So, sana bago siya mag-boyfriend o ano pa man, isipin niya yung kanyang anak, no? Kawawa po yung mga anak niya. Maliliit pa. 1 year old, 6 years old, 12 years old, no? Hindi pa naman yan talaga
matured na yung 12 years old, no? Nakakaawa. Paano yung pag-aaral niya? Sino yung mag-aalaga doon sa kapatid niya, no? Kapag halimbawa pumapasok pa siya, mga kalingap. So masakit isipin na ganun, na iniwan yung kanyang anak para lang magtrabaho, tapos ang ipapadala ay ganun lang na halaga. Hindi po magkakasya yun sa loob ng isang buwan, no? So sana itong nanay nila ay bumalik na lang dyan. Dyan na lang maghanap ng trabaho para kahit papaano ay matitingnan-tingnan niya itong kanyang mga anak, no, mga kalingap. At ang masakit isipin dito, narinig po natin itong bunso, yung 1-year-old, at tinatawag niya ay yung kanyang papa, no. Yung papa niya siguro yung nag-alaga dito sa kanyang maliit na anak, no, kaya yun lagi ang sinasabi niya, papa, papa, no, mga kalingap. So masakit isipin na ganyan yung nangyari sa kanila, at hopefully makapag-isip ng maayos itong mama nila na bumalik dyan para alagaan yung kanyang mga anak, no. Maghanap buhay siya, pwede naman siya maghanap buhay dyan sa lugar nila, no. Pwede naman po yun. Kung gustuhin mo ay merong paraan, no, mga kalingap. So hanggang dito na lamang po muna. Sana ay marami ang maantig ang puso at tulungan po sila, no. Nakakaawa po yung kanilang sitwasyon. So maraming salamat po sa inyong panonood, at lagi po natin suportahan Bar Santos Matubang, Kalinga Prab at Edna Vlogs, at yung mga kasama ko po sa grupo Boses ng Masa sa Kalinga, suportahan din po natin. Nandiyan po si Bilmayang Chavez, Susano Shopping, Maricel Arevalo, Arlene 24 Channel, Simon T Vlog, Ma'am Flair Channel, Rapido TV. No, suportahan po natin sila, mga kalingap, at yung aking YouTube channel, Gandang Emmy. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and please hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na mga reaction video. Maraming salamat po, at hanggang sa muli. Bye-bye!